Excuse me, sir, wika ni Aning. Nagtaas ng mukha si Jose. Matagal nitong tiningnan ang dalaga kasama si Aning na nakasuot ng maid's uniform at nakatirintas ang mahabang buhok. Kailan ka pa dumating? Tanong nito na inilipat ang tingin kay Aning. Kahapon ho ng hapon, kasama ko nga ho itong si Katlia na anak ng aking pinsan. Sinabi ko na ho sa inyo nung umalis ako para magbakasyon na may isasama ako sa pagbabalik ko rito dahil iyon ho ang bili ninyo, si Aning. Natatandaan ko, muling inilipat ni Jose ang tingin kay Katlia. Ano ang pangalan mo at ilang taon ka na ba? Tanong niya. Katlia Isidro ho at magbibenti anyos na po ako, sagot ng dalaga. Wala sa iyong itsura ang iyong edad. Akala ko ay 16 ka lang. Hindi niya inaalis ang tingin sa inosinting mukha ng kaharap. May mga magulang ka pa ba? Wala na ho. Namatay ho ang itay ko noong dalagita ako at kamamatay lang ng inay ko. Maaari na siyang mag-umpisa, nakatingin kay Katlia na sabi ni Jose. Ngunit ang kinakausap ay si Aning. Ngumiti naman si Katlia. Tumalikod na sina Aning at Katlia. Sinunda ng tingin ni Jose ang dalawa. Hindi maalis sa kanyang isip ang mukha ni Katlia. Parang may gusto itong ipaalala sa kanya. Hi honey, bakit dito ka nag-almusal? Tanong ng lumapit na babae sa kahinalikan sa pisngi si Jose. Ang babae ay si Griselda. Halatang bagong gising ito. Nakasuot ito ng nighties na pinatungan ng katernong pang-ibabaw ng damit pantulog. Alaga sa mga cosmetics ang balat nito, kaya wala rin sa mukha na ito ay 40 anyos na edad din ni Jose. Conscious din ito sa sarili, kaya nanatiling balingkinitan ang katawan kahit na may dalaga at dalawang binata ng anak. Binitiwan na ni Jose ang hawak na diaryo. Akala ko ay mamaya kapag gigising. Ayaw kong istorbohin ang iyong pagtulog para magkasabay tayong mag-almusal. Kaya minabuti kong dito na lang kumain dahil ayaw kong kumakain ng mag-isa sa komedor. Ipinatong ni Griselda ang isang palad sa kamay ng asawa sa ibabaw ng misa. I am sorry honey, next time you wake me up para sabay tayong mag-almusal. Nagising ako at naalala nga kita kaya kita pinuntahan. Inalis na nito ang palad sa kamay ng asawa. Sayang, hindi ka sumama sa akin kagabi sa party. Ang saya-saya. You knew that I do not like night life. You better have your breakfast here too, sabi ni Jose. I'll have my breakfast later. I'll just have some juice, sabi nito na luminga at naghanap ng katulong na mauutusan. Kumunot ang noo nang makita si Katlia na kasama ni Inday. I think we have a new maid, sabi ni Griselda na kinakausap ang asawa habang nakatingin kay Katlia. Oh yes, sabi ni Jose na nakatingin sa dalaga. Ipinagpaalam na sa akin kanina ni Aning ang kasama niyang pamangkin na si Katlia na mamasukan din dito sa atin. Katlia! Tawag ni Griselda. Napahinto ng paglakad ang dalaga at tumingin sa direksyon ng mag-asawa. Nakita niya ang babae na kausap ni Jose. Nakilala niya ito, ang babaeng nakadungaw sa bintana nang kausap niya ang isang lalaki sa hardin ng nakaraang araw. Halika, sabi ni Jose. Lumapit ang dalaga. Ano po yun, sir? Tanong niya, tumingin din sa babae. Get me a glass of juice. Formal na sabi ni Griselda, na sinuyod pa ng tingin ang dalaga. Yun lang po, nagtatanang tanong ni Katlia, na hindi pinansin ang ikinikilos ng amo. Sumimangot si Griselda sa pagtatanong ng dalaga. Mamaya pa mag-almusal ang ma'am Griselda mo, nakangiting paliwanag ni Jose sa nakitang pagtataka ng dalaga kung bakit isang basong juice lamang ang iinumin ng asawa sa almusal. Sorry po, sabi ng dalaga na tumalikod. Marami rin naman tayong katulong, but they never ask questions, naiinis na sabi ni Griselda. Honey, papansinin mo pa ba iyon? Inosente siya at wala pang alam tungkol sa buhay ng mga tao rito sa lungsod. Sa probinsya kasi, 3 beses lang kumakain sa isang araw. Pagising sa umaga, kumakain agad ng almusal. Susunod ang halian at sa gabi ay hapunan. Hindi tulad dito sa lungsod na dahil sa maraming nabibiling pagkain, ang mga taong may pira ay walang tigil ng kanguya-nguya sa maghapon.
Ang iba naman na katulad mong magda-diet ay wala naman sa ayos ang pagkain, gayon din sina Jason at Cindy. Pagising nila, tanghalian na ang kanilang kakainin. Good morning! Itinaas ni Jose ang mukha at lumingon naman ang asawa nang marinig ang tinig ng nagsalitang lalaki. Good morning to. Kumusta na ang pag-aaral mo, Kinit? Si Jose. Okay lang, Papa. Hopefully ay makakatapos na ako this coming March, sabi ng binata na hinalikan sa pisngi ang mga magulang. Very good, nasisiyahang sabi ni Jose. Sige pa, Ma, tutuloy na ako, paalam ng binata. Sige, iho, sabi ni Criselda. Lumakad na si Kenneth, nasalubong niya si Katlia na may dalang tray. Nakilala ng dalaga ang binata, ito ang nakausap niya sa hardin. Ninitian niya ito, ngunit tiningnan lang siya nito at tuloy-tuloy ng lumakad. Lumapit na siya sa mag-asawa at inilapag ang tray sa ibabaw ng teres table. Sige na, wika ni Jose nang mapunang hindi pa umaalis ang dalaga at naghihintay pa ng utos. Tumalikod na si Katlea. Ininom ni Criselda ang juice. Do you know that I am very proud of our son, Kinit? Maga siyang makakatapos ng pag-aaral, sabi ni Jose na ipinagpatuloy ang nahintong pagkain. You cannot expect na maraming kasing talino ni Kinit. Sina Jason at Cindy, bata pa lang si Kinit, ay masipag na siyang mag-aral. Lagi nga tayong nagsasabit ng medalya sa kanya dahil lagi siyang nagtatap sa kanyang klase. Yun din ang dapat gawin ni na Jason at Cindy, ang makatapos man lamang ng kanilang pag-aaral. Don't you worry, honey. Nakikita ko namang masipag din silang mag-aral. Tumayo na si Jose, papasok na rin ako sa opisina. Tumayo na rin si Criselda. Ano ang gagawin mo sa maghapon? Tanong nito. Nilapitan muna ni Criselda at hinalikan sa pisngi. Magkukulong ako sa kwarto. Gusto kong makabawi ng tulog. Pero mamayang hapon ay lalabas ako. Nagyayayang magbingo si Eloisa sa mall. Baka raw mamataan namin ang first prize na brand new car. Inakbayan ni Jose ang asawa at sabay na silang pumasok sa bahay. Naglilinis na sina Katlea at Inday sa second floor. Nilagpasan nila ang dalawang silid na kanilang nadaanan. Hindi ba tayo maglilinis dyan? Tanong ni Katlea. Natutulog pa sina Jason at Cindy, kaya ito munang room ni Kinit ang lilinisin natin, sabi ni Inday na binuksan ang pintuan. Pumasok sila sa loob. Ang laki at ang ganda, humahangang sabi ni Katlea, habang nililibot ng tingin ang paligid. Walang mga nakasabit sa wall, pero may kurtina and air-conditioned na silid at may dalawang sofa sa isang panig. Pag-aralan mo ang magpalit ng bedsheet, sabi ni Inday, habang inaalis ang takip ng kama. Pinalitan din nila ang punda ng mga unan at pagkaraan ay ginamitan nila ng vacuum ang carpeted na sahig. Ano ang susunod nating lilinisin? Tanong ng dalaga. Ang comfort room, sagot ni Inday. Wala akong makitang pinto para sa comfort room. Iyang nasa harapan mo ang pinto. Kunot ang noong tiningnan ng dalaga ang kaharap na salamin. Ito ba ang comfort room? Tanong niya na binuksan ito at nakita nga niya ang pinagsamang bathroom at toilet. Nakita niya ang pagpasok ni Inday na hawak na ang mga panlilinis at sinimula na nilang linisin ito. Ako na lang ang maglilinis ng master's bedroom, sabi ni Inday nang lumabas na sila sa silid ni Kenneth. Bakit? Masilan si Ma'am Criselda at baka hindi niya gusto na makita na may ibang naglilinis ng kanyang silid bukod sa akin. Pinunasan mo na lang ang mga furnitures dito sa labas, sabi ni Inday. Ayaw rin ba niyang makita ang kanyang mga anak na nakikipag-usap sa mga katulong? May nakausap ka na bang anak niya? Tumango si Katlea at sinabi ang nangyaring pag-usap nila ni Kenneth sa Harden at ang pagkikita nila sa Teres habang naroroon ang mag-asawa. Talagang naglalagay sila ng pader sa amo at sa katulong, sabi ni Inday, na pumasok sila sa silid ng mag-asawa. Nagsimulang mag-dusting. Nakita niya ang pagbukas ng pinto ng katabing silid ni Kenneth. Nakita niya ang lumabas na lalaki. Bata ito kay Kenneth. Halos kamukha nito ang kapatid. Maputi nga lang ito tulad ni Criselda. Hindi
siya nito pinansin at tuloy-tuloy itong bumaba ng hagdanan. Nagpatuloy siya sa pagdasting. Hindi nagtagal ay nakita naman niya ang paglabas ng isang babae sa katabing silid. Maputi rin ito at maganda tulad ni Crisilda. Katulad ng kapatid ay hindi rin siya nito pinansin. Lumabas na si Inday sa master's bedroom. Tapos na rin si Tania ang paglilinis sa pasipilyo at pagdadasting. Nagising na sina Jason at Cindy, sabi ni Katleya. Halika, linisin na natin ang kanilang mga kwarto, sabi ni Inday na nagpaunang nagpunta sa silid ni Jason. Pareho ang mga silid ng tatlong magkakapatid. Salamin din ang pinto ng mga comfort room na may mga bathtub. Bumaba na ng hagdan ang dalawa. Ako na lang ang maglilinis ng silid ni Dunya Trining. Ikaw naman dito sa sala at sa iba pang lugar dito, sabi ni Inday na kumatok muna sa pinto ng silid ng matanda, saka binuksan at pumasok sa loob. Nang dumating ang tanghalian, ay sabay-sabay na dumulog sa komidor ang mag-iinang Crisilda, Jason at Cindy. Bakit hindi nila kasama si Dunya Trining? Tanong ni Katleya nang pumasok na sila ni Aning sa kusina pagkatapos madalang lahat ang pagkain sa komidor. Hindi lumalabas ng silid ang Dunya, sagot ni Aning. May sakit ba siya? Oo, naospital siya noong isang taon ng mga ilang linggo. Mula noon ay naka-wheelchair na siya, sabi ng kusinera. Mabigat siguro ang kanyang naging sakit. Ewan, hindi naman kami makapagtanong dahil ayaw ni Ma'am Crisilda ang magtanong. Ang mabuti pa ay ikaw na ang magdala ng kanyang pagkain, sabi ni Aning. Oo nga, at para makilala mo rin ni Dunya Trining, sabi ng kusinira na inihanda na ang pagkain ng matanda. Hawak ang tray ay pinuntahan na ni Katleya ang silid ng Dunya. Ginaya niya ang ginawa ni Inday. Kumatok muna siya sa hindi nakalak na pinto, saka binuksan ito at pumasok sa loob. Nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair at nanonood ng telebisyon. Magandang tanghali ho, bati ng dalaga na inilapag ang tray ng pagkain sa misa. Lumingon ang Dunya at nakita nito si Katleya. Ikaw ba ang bagong katulong? Tanong ng matanda. Ngumiti ang dalaga. Oho, kumain na ho kayo, sabi niya na nilapitan ito at itinulak ang wheelchair patungo sa misa.